What's up mga ka-money magnet? Naririto na naman tayo para sa isang pangpaswerteng hatid. At ang pangpaswerte natin sa araw ito ay kung ninanais nyo nang bigla ang pera ang dumating sa buhay nyo. May gagawin tayong ritual para makamit mo ang mithiin mo na magkaroon ng pera. Para sa ganun ay matapos na ang iyong problema. Simple lamang naman ang gagamitin natin sa ating ritual. Kalamansi, sili at dahon ng laurel. Alam mo bang pag pinagsama mo ang tatlong sangkap na yan, matinding swerte ang aabutin mo at biglaan na lamang darating ang pera sa iyo. Basta't susundin natin ang panalangin at dasal na gagawin natin para sa isang ritual na to. Kaya't simulan na natin ang pangpaswerteng ritual. Ang una nating gagawin ay kumuha ka lamang ng isang malinis na jar. Palagi kong sinasabi na kinakailangan ang gagamitin natin ay hugasan yung mabuti. Kailangan kasi ay malinis para walang nakakasamang negatibong enerhiya. Pagkatapos niyan, nalinis niyo na ang lahat ng ating gagamitin, maging ang dahon ng laurel ay hugasan at patuyuin, pati na sili at kalamansi ay hugasan niyo rin bago natin gamitin sa isang ritual. At pagkatapos niyan, simulan na natin ang paglalagay ng 8 pirasong dahon ng laurel. Tama ka, una mo munang ilalagay sa jar ay 8 piraso na dahon ng laurel. 8 piraso, ibig sabihin, ay infinity at walang katapusan. Kung kaya't walang katapusang swerte at pera ang ibibigay nito sa atin. Pagkatapos nito, maglagay ka ng 6 na piraso ng sili. 6 na piraso sapagkat ang number 6 ay isa ring maswerteng numero. At maglagay ka ng 3 piraso ng kalamansi. Kapag nailagay mo na ang dahon ng laurel, ang sili at kalamansi, maaari na natin itong dasalan at talaga namang isipin ang mga nais nating mangyari sa buhay natin. Dadasalan mo lang naman yan ng isang ama namin at isang sumasalampalataya. Taimtim kang manalangin para na sa ganon ang iyong dasalin ay makamtan ang iyong hilingin. Pagtapos mong dasalan ng isang ama namin at isang sumasampalataya, isipin mo ang lahat ng bagay na nais mong mangyari sa iyong buhay. Kahit ano bang pinapangarap o kahit magkanong halaga ang nais makamtan, ay agad-agad itong tatawagin ng isang ritual para makamit at pumunta sa iyong buhay. Ganyan ang trabaho ng isang ritual. Habang binabanggit natin, habang pinapanalangin natin, habang iniisip natin, minamagnet natin ang isang bagay papalapit sa ating buhay. Kung ano ang nasa isipan natin, yun ang iminamagnet natin papunta sa ating buhay nang matapos na ang ating isipin at mga problema. Dadasalan pa natin yan ng isang ritual na sasambitin ko. Money, money, come to me. In abundance and in numbers. Multiplied by 3. Provide for me and make me healthy. Harm no one. Always protect me. This I accept, so mote it be. Money, money, come to me. Pagtapos mong banggitin, banggapitin mo ulit ng isa pang ulit sapagkat 3 beses mong babanggitin ang panalangin na yan. Money, money, come to me in abundance and in numbers multiplied by 3. Provide for me and make me healthy. Harm no one, always protect me. This I accept, so mote it be. Money, money, come to me. At isa pa, sa 3rd pagkakataon, money, money, come to me in abundance and in numbers multiplied by 3. Provide for me and make me healthy. Harm no one, always protect me. This I accept, so mote it be. Money, money, come to me. Pagkatapos mong dasalin ang ritual na yan ng 3 beses, maaari na nating ilagay ang garapon sa lalagyanan kung anong dalangin at hilingin mo. Kung nais mo ang iyong pamilya, ang buong pamilya ay magkakasundo at magkakaroon ng maginhawang buhay, maaari mo siyang ilagay sa iyong kusina. Ang kusina kasi ay naglalabas ng apoy. Ang apoy kapag marami ay nagkakandak ito o nagiging dahilan ito ng pag-aaway ng pamilya. Kapag sa kusina napabayaan ang mga usok na nagpaikot-ikot, bumubuo ito ng negatibong enerhiya. Kung kaya't kapag nasagap ng sinumang miyembro ng pamilya, magiging mainit ang ulo at magkukos ng away.
Para maiwasan to, para magkaroon ng peace sa pamilya nyo, pagmamahalan at pagkakaisa, maaari mong ilagay ang magic jar sa kusina. Pag nilagay mo dyan, bukod sa magiging maayos na ang pamilya mo, magiging magaang pa ang lahat ng pasok ng blessing sa buhay mo. Dahil maaari mong matanggal ang negatibong enerhiya na sumasagabal sa pasok ng blessing. Kung gusto mo naman at hilingin mo ay magkaroon ng maraming pera, syempre alamin natin ang wealth area sa ating bahay. Ang wealth area ay matatagpuan sa southeast sector ng ating bahay. Maaari kang gumamit ng compass para ma-locate mo ito. Pag natagpuan mo ang southeast sector na tinatawag na wealth area, diyan mo ilagay ang jar na may dahon ng laurel, sili at kalamansi. Tatawag yan ng maraming swerte, maraming blessing, maraming oportunidad sa iyong buhay ang papasok na magbibigay sa iyo ng maraming pera, maraming pagkakataon para kumita ka ng maraming pera at ang buong pamilya ay magiging maniginhawa. Kaya't kapag dyan mo yan ligay, siguradong sigurado buong pamilya mo ay magiging successful, maging ikaw rin. Dahil alam mo ba na ang wealth area, ayon sa feng shui, ayon sa tradisyon ng feng shui, ang wealth area ay tinatawag na success, abundance, and prosperity area. Kapag dyan mo nilagay ang ritual na ginawa natin, ang success, ang abundance, at prosperity ay maibibigay sa iyong buhay. Ngayon naman ay malapit ng mag-February. Kung gusto mo ng pagkakasundo sa inyong mag-asawa, pagmamahalan, ay ilagay mo muna ang kwarto mo sa love area. Sa love area matatagpuan ang love para sa inyong mag-asawa. Alam mo ba kung saan sektor ang love area? Ang love area ay matatagpuan sa southwest sector ng iyong bahay. Kapag diyan mo panalagay ang kwarto mo, napinturahan mo ng pink, siguradong pagkakasundo ang mangyayari sa iyong mag-asawa. At syempre, kinakailangan din ay merong side table sa magkabilaan at merong liwanag. At sa isang side table, doon mo ilalagay ang ginawa natin jar na may makapangyarihang dahon ng laurel, sili at kalamansi. Dahil kapag dito mong inilagay, mapoproteksyonan kayong dalawang mag-asawa para hindi na kayo nag-aaway. Kasi bukod sa ina-attract nito ang pera, ina-attract din ito ang good vibes sa inyong mag-asawa. Magiging mahinahon ang sino man sa inyo, kaya't walang magiging dahilan para mag-away kayo. Kaya't alam mo ba na ang kalamansi ay pagtanggal ng negatibong enerhiya. Ang sili naman ay uma-attract at nagmamagnet ng sili. Gayun din naman ang dahon ng laurel na talagang alam nating pang paswerte. Kapag nandiyan yan sa kwarto mo, tiyak ang swerteng papasok sa buhay mo, mag-aalay ng masayang relasyon sa inyong mag-asawa, magandang bukas at magandang kinabukasan para sa inyong dalawa. Kung ikaw naman ay may negosyo, gusto mo ng maraming benta, maraming customer, dumami ang franchise mo, maraming benta, maraming customer at napakaraming pera. Simple lamang, lalagyan mo lang yung jar na yan malapit sa cash box o lalagyanan mo ng pera. Kapag dilagay mo yan malapit sa lalagyanan mo ng pera sa iyong business, kahit anong business meron ka, ina-attract nito ang maraming customer na pumasok sa iyong pwesto. Ia-attract din ito ang maraming benta. Ina-attract nito na parang magnet na dumami at dumami ng dumami ang iyong benta sa buong maghapon. Magugulat ka na lamang na ang mga customer na dati hindi naman pumapasok sa pwesto mo ay bigla na lang nagka-interest na pasukin ang pwesto mo at naging regular customer mo. Kanyan mangyayari araw-araw. Kaya't pag meron ka nito, magnet yan. Parang magnet na mag-a-attract ng pera, maraming customer at maraming benta sa iyong buhay. Kaya't mas mainam din na maglagay ka nito kung meron kang negosyo para ma-attract mo ang swerte sa negosyo mo at maging successful ang business mo. Yan lang naman ang ginagawa ng mga businessman at businesswoman kaya't sila ay nagiging successful. Kaya't walang mawawala. Gawin mo na rin para isa ka na rin sa mga katulad nilang maging successful. At yan nga mga ka-money magnet ang pampaswerte natin sa araw na to. Tandaan lamang na ang mga bagay na to ay magiging gabay lamang natin.
lagi pa rin nating tatandaan na sasamahan natin ang panalangin, pagkilos, at positibong isipan para tayo ay magtagumpay. Maraming salamat mga ka-Money Magnet. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, ay mag-subscribe, i-like, at i-share ang videong ito. Thank you very much!